sa tubig ka pwede. Isinali ni Ricardo Maria Duran Olasco sa Tagalog, buhat sa English. Isang araw, masayang naglalaro si Ulo-Ulo at si Isda. Pagkaraan ng 6 na linggo, habang naglalaro sila, may napansin si Isda kay Ulo-Ulo. Sinabi ni Isda, "Ulo-Ulo, ano ang nangyari sa iyo? Mayroon ka ng paa." "Oo nga," sabi ni Ulo-Ulo, "mayroon na akong paa." Pagkaraan ng 3 linggo, may napansin na naman si Isda kay Ulo-Ulo. Sinabi ni Isda, "Ulo-Ulo, ano ang nangyari sa iyo? Mayroon ka ng kamay." Sumagot si Ulo-Ulo, "Oo nga, mayroon na akong kamay." Karaan ng 4 na linggo, may napansin na naman si Isda kay Ulo-Ulo. Sinabi ni Isda, "Ulo-Ulo, ano ang nangyari sa iyo? Wala ka ng buntot." Sumagot si Ulo-Ulo, "Oo nga, wala na akong buntot." Pagkaraan ng 2 linggo, nakakita si Isda ng palaka sa ibabaw ng bato. Sinabi ni Isda, "Ulo-Ulo, kamukha mo iyong palaka sa ibabaw ng bato." Sumagot si Ulo-Ulo, "Oo nga, naging palaka na ako." Nagsalita si Ulo-Ulo, "Mabuti kaya puntahan ko ang palaka at makapaglaro sa kanya." Lumundag si Ulo-Ulo papunta sa lupa at nakapaglaro ito sa palaka. Nalungkot si Isda, gusto rin niyang makipaglaro sa mga palaka. Kaya lumundag din siya papunta sa lupa. Hindi nagtagal, hindi na makahinga si Isda. Tinanong siya ng mga palaka, "Bakit ka umalis sa tubig?" Sumagot si Isda, "Gusto ko kasi makipaglaro sa inyo." Sumagot ang 2 palaka, "Hindi ka pwedeng umalis sa tubig sapagkat dyan ka nakatira." Binulot ng mga palaka si Isda at ibinalik sa tubig.